Ayan guys, good afternoon. So today is November 4, 2023. So 3 PM ng hapon. So may repair tayo dito guys. Ang problem nito according sa customer, no display. Ayan siya. So can see, running siya full speed ang pan. Ayan. So I trying sa ibang port, sa HDMI display port. Pero ano siya, no display siya. Then ang no response sa monitor, walang response. Pero pag tinry natin sa HDMI, so may response siya sa monitor pero black screen. Ayan, so yan yung nakita kong issue based on diagnosis. So as you can see, tingnan nyo. Mag-white, ano siya, black screen. Yan yung tinatawag na black screen using DBI. Ayan, pero sa ano, sa... Ayan, so kasi may ilaw yung kanyang keyboard. So wait nyo lang guys, matagal siya bago mag execute. Ayan, so ayan, nakita nyo, nagkaroon siya ng ayan, black screen. So yun yung tinatawag na black screen. Ibig sabihin, may display po siya, black screen nga lang. So yun yung issue niya. Ayan. So pagka ganyan, 50-50 po pag ganyan, either memory or madalas GPU chip nang sira. Yan, kasi sa ibang ano port, wala siyang display pero sa DBI meron. So based sa mga experience sa testing natin, yan. So according sa customer, ang first issue po nito ay nagka-crash siya sa games when under load. So yun yung unang issue niya. Kaya siyang itsura niya, guys. Nag-artifacts daw. Yan, yun ang sabi ng ating customer. Okay? So, nag-run ako ng basic testing. Ito na rin natin. Subukan lang natin, ha. Wait lang, guys. View ko lang yung... Ano, so, tinesting ko siya kanina. Kung may... ako anong ilalabas na error sa memory. So, malaman natin kung repairable pa ba siya o hindi na. Okay. Pero yung ganito, guys, ay madalas pag black screen. Mahirap pero kasi repair ang black screen. Malimit ay sira yung GPU chip. Ayan, may error siya, guys. May isa siyang error. Okay, so nag-artifact siya according sa customer. Show natin yung kanyang screen. Yeah. So, ito siya guys, as you can see. Yeah. So, may error siya sa bank B0. Yan. Pag mga ganyang error guys, medyo 50-50 rin yan. So, bank B0 lang ang may error. So, 2-5. So, yan ang ating reference. Bank B0. Okay? Yeah. So, may hirap-hirap yan ganyan guys. Either, ano yan? 50-50 yan guys. Either sira yung GPU chip mismo itself. Okay, nakapag-try na kasi ako nyan. Palitan ng memory. GPU chip. Replace. So, ganun pa rin siya. Baka tayo mag-error, mag-run. Ako, sira pa yata yung aking ano. Bakit? Anong reason? Ay, patay tayo dyan. Nasira na yata. Anong reason? Ayun, nabunot lang yata. Kala ko nasira na. Ayan, nakagana pa. So, ayan. So, ang gagawin natin ay nabubuksan natin para ma-identify natin kung ano lang yung naging possible issues. Kasi, ganito ito guys. Minsan, kaya pa siya sa ultrasonic cleaning. Mapapadisplay pa natin siya. Nakakunti yan. Pero, madalas, replace na ng memory. Pag mga ganyang malalaki yung sira. Pero sertihan ito guys, minsan sira na yung GPU chip. Okay, wala na. Ito. Sertihan na lang. O, marerepair siya. So, tingnan natin ang itsura. Ayan, tran. Oh, AC. Okay. So, ang main failure nito guys, ang main, napatay tayo dyan. Ang hirap nito. Napakahirap nito guys. 11 GB yata to. I think 11 GB nga. Yan. Ang issue nito is, my God, parang galing na siya guys sa repair. May mga plexis na siya.
So may isa palibot, ayan no. Kasi alata naman pag ginagaling siya sa repair. Ito clean na clean. Ayan. Yung pag ginainanuhan siya, pinupunasan. So, tapos mapapansin mo kasi dito sa tabi ng memory. Ayan siya. Tapos pag sinilip mo yung ilalim ng GPU chip. Ayan. Bale, ang main issue nito guys is a thermal pad error. Ayan. Kitang-kita na pagkakamali ng thermal pad. Yun ang naging issue. Alam nyo ba guys, alam nyo, na minsan, at pag tinanggal natin yung thermal pad, ay gumagana pa siya ng maayos. Ibig sabihin, pag nakapress siya ng overpress, crack yung memory, yung kanya mga solder ball. Pero gumagana pa siya minsan. So, may na-try na kasi ako nyan. Lalo na yung mga old na siya, yung mga matatagal na video card. Yan. Yun ang isa sa mga cause niya. Pag na-overpress yung kanyang memory, magkakaroon siya ng defect. Artifacts or no display. Or, nagpipilior yung kanyang memory. Kasi na-overcrack na po siya. Sa iso po nito, super kapal ng ginamit na thermal pad. Kasi ang parang ginamit yata dito, dapat kasi is 1 mm lang. Pero ang nilagay po is 1.5. So, over. Yan. Kita naman, ayan no. Halos yung buong memory, nakalubog. Yan, kung titingnan nyo siya, ayan no. Nakalubog siya yung buong memory. Overpress ang tinatawag. Pinersa. Yan yung mga delikadong repair. So, yan yung tinatawag na walang experience sa pagre-repair ng video card. Na marunong lang, pero hindi eksperto. Hindi specialist. Hindi siya GPU specialist. Yeah. Marunong lang, nakakaintindi lang. Pero, hindi pa siya ganun ka-expert pagdating sa... Okay. Lagay mo lang dyan. Hindi pa siya ganun kagaling pagdating sa video card. Yan. Parang yung ano eh. Yung isang kong kakilalang technician dito sa Taguig din. Taguig daw siya according sa mga customer. So meron siyang repair na RTX 3090. Yan. Nireflow lang niya. Nireflow yung GPU chip. So ngayon hindi niya nakaya. Walang display daw. Tapos ang nangyari, pinadala sa akin. Napakasimple. Ang problema. Ang problema, yung technician na gumawa. Ayan. So, thermal pad lang ang issue. Minsan kasi, hindi yan nadadaan sa mamahaling machine. So, bagamat advantage na mayroon kang mamahaling machine, pero kailangan mo issue experts. Specialize sa video card. Kasi, dun mo siya marirepair ng maayos kapag expert ka talaga. Ayan. So, ang issue pa nito, guys, mayroon pa tayong mistake ng customer. Yan, napanchicking dito. Bali, may missing parts po tayo na 2 pieces. Ito siya. Yan. So, ibig sabihin, binawasan niya ng core. Yan. So, double-double to. Double-double failed. Okay? So, dito guys, ay may binawas na core. Possible nito. Ang nangyari dito guys, ay pumuputok yung ating MOSFET pag pinapalitan. So, ang isang main issue nito na hindi pa rin masyado nasusolve ng mga ibang nagre-repairs. Ang techniques lang dyan is, sunsunin nyo yung kanyang, yan, as you can see, missing po tayo, 2 pieces. Yan. Dalawa-dalawang piraso yan eh. Dalawa-dalawa. Tapos ngayon, ibig sabihin yung controller nyan, ganito lang naman yan eh. Bilangin mo to. Yan, tapos divide by 2. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 siya. Ay, galing na rin pala to guys sa repair. Tapos, not quality yung repaired. Kasi may mga plaques po siya. Hindi siya nilinis. Yan. So, ano ilan kaya siya kanina? 8. So, 8 siya guys. As you can see, 8. So, ilan to pag binilang natin? Tama ba? 1, 2, 3, 4. O, si 8. Dapat ito ay 16. Dublihin ang 8, 16. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, yeah, correct tayo. So, ibig sabihin, itong isang MOSFET na to ay sira. Ayan. Kaya siya, pagka pinapalitan ng may-ari, nagbo-bloated siya. Ayan. Or, sira na yung GPU chip niya. Ayan. Ay, ayan ang napansin nyo guys, kung papansinin nyo siya. Ayan yung nagiging issue niya. Ayan o. Basa yan eh. Dash yan eh.
Yan yung complex sa resistor kung bakit siya walang display. Napakasimple, di ba guys? Oh, napakasimple. Samantalang, so dapat kasi pag nag-repair tayo, quality. Yan. Ano na to guys eh. Yan oh, yan ang problema lang niya. Alam nyo ba guys yon? Yan lang ang problema niya. Oh. Dust with liquid. Ayan oh, wala na rin siyang line. Ah, ultrasonic cleaning lang guys ang katapat niyan. So, yan yung kaibahan ng pag nagre-repair guys ng kapag technician ang pinag-uusapan. Hindi barabarang technician. Dapat specialized ka talaga pagre-repair ng video card. Hindi yung gaya nito. Nakita ko guys na issue, so missing components. Yan. So, kung iahambing mo guys sa video card repair dito sa atin, so, malayo-layo pa yung kakainin niyang, marami-rami pa yung kakainin niyang bigas bago siya makarating sa narating natin. So, maraming failure guys yung video card na to. Yung repair, naunang repair, kasi may repair history siya guys, wala siyang quality. Yes, ano? Wait lang. Asa na? Nawala. Yan. Yan. Kay King Third. Okay, yan yung 945. Oh, yan oh. Yung maliit na yan na yan. To. Ito, to. Yan, 945. Yung Galax spade na yan. Yung galing din yan sa technician. Oh. Oh. Sige. Spade na yan. Yan, so may nag-pick up kasi guys ng repaired. Yan, yung repaired na yun guys, may vlog din yun sa YouTube. Malaki din ang nagastos niya. Kasi nga, galing na sa repair. Yung kapal pa ka nung nag-repair, nilinis. Eh, may mga dust. Di ang tawag doon ay, putik. May putik na siya. Basang dust. So, yun yung masakit. Same issue nito. So, ito, missing parts lang. So, hindi ko alam kung may sira pang iba. Yan yung kapalpakan, guys, na mga nagre-repair. May dapat kasi pa nag-repair. Quality technician, yung bang hindi ka mapupulaan. Kung hindi kaya, sabihin ka, ano, at least, quality, malinis. Ikagaya nito guys, tingnan nyo lang. Ito, palpak yung gumawa nito guys. With repair history ito guys. Na, ni-repair, gumana, okay na. Yun yung pangit, kasi walang quality yun, ganyan, pag gano'n ang repair. Nag-repair ka lang, na-repair mo, okay na, binayaran ka ng pera. Hindi yun tatagal. Kagaya nito, pangit. Pangit ng ano, walang quality. Yan. Ano siya eh, puro guys ano, puro putik na to eh. Ayan oh, ito. Puro plaques, hindi siya nilinis. Hindi siya nag-undergo na cleaning. Okay, parang natanggal din yung ano na ito. Oo nga, natanggal siya guys, natatanggal na yung mga pins na ano. Ayan, so hindi siya nag-undergo na. Ayan, then ito guys ay, yung mga capacitor ay tinanggal niya. Nung nagtanggal, bale nangyari pala dito guys, tinanggal na rin yung mga MOSFET, tapos ikinabit. Bale tinanggal niya lahat yung mga kapasitor, tapos binalik niya. Tapos may ipit siya ng plais, inipit yung mga kapasitor kasi lahat ay kupi. Yan, no? Kupi yung mga kapasitor. Yan. So, yun yung mga repairing. Aywan, bahala sila sa buhay nila. Basta tayo ay magre-repair, okay? So, madaming ano to guys, sablay ang history nito. So, 11 GB pala naman itong nire-repair natin. Hindi pala siya guys, 8 GB ha. 11 GB siya. So, mali yung pagkakalagay ko dito. 11 GB. Yun ang lalagyan nito eh. 1080 Ti, 11 GB. Ayan. So, 11 GB pala guys. Ay, naka.
Sablay. Sablay yung unang gumawa nito. Ayun, mapapansin nyo guys yung lahat ng mga repair ko. Ano yan? Dumaan nyo ng ultrasonic cleaning. Malinis. Kahit nung wala pa ang ultrasonic cleaning. So, ayan siya, oh. Hinugot na yung mga capacitor. Ito siya, oh. Hinugot na siya. Resolder na siya. Bago na. Ayan. Puro pa ito. May mga plaques siya, oh. Pinagpagan lang. Linis-linis. Ayan. Ito yung damage nito. So, ultrasonic cleaning natin muna, guys. May possible damages pa rin yung isang kung ano siya kasi dalawa lang yung possibilities, either damage talaga yung bank, anong bank ba to? B0, so B0 siya yung bank, so yung atin baba lang doon, tapos 1, 2, so B, so B1, B0, so ito yung damage. Pero kung mapapansin kasi natin guys dito, mayroon yung nakita natin kanina, mayroon putik yung resistor. Ayan. So, ayan o. Nakakita nyo guys. So, ayan yung B0. So, ngayon, medyo, ayan, either dito yung conflict nya, nagkakaroon siya ng short circuit, ayaw nyo magbigay ng display. So, ayan. Grabe yung ano nito guys. Ano na to? Declared at ano to guys? Shoot sa basurahan. Itong mga ganitong issue. Ayan, mapansin nyo. Shoot sa basurahan ang declaration nito pag ganito. Kasi wala tong pinagkaiba na galing sa basurahan pagka ganito ang klase ng ano. Kasi pag pumasok yan sa mga memory, imagine, 11GB to guys, i-re-rebull mo lahat ng memory dahil lang sa dumi. Ay, laki ng gastos ng may-ari nito. Pagka ganyan. Imagine mo yan, 11GB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, i-re-rebull mo siya lahat. Ay, super sakit yan sa bulsa. Kasi may bayad guys yung rebolling. Marami yan eh. Mahirap yun. Kuryente na lang. Mataas pang temperature yung ginagamit natin. Kasi yan ay filament. So, malakas yan sa kuryente pag mga rebolling. Hindi yan basta-basta. Halos ang ano nga nito kung ito sumahin natin guys. Yung mga ganitong walang pinagkaiba ito nang galing sa basurahan na video card. Yung mga itsurahin ito. Puro ano na siya. Yan, medyo masakit guys, pero yun ang katotohanan na palpak talaga yung nag-repair nito. Yan, sa part ko kasi guys, yan o. Puro dumi na guys yung ilalim, puro putik. Ayan o, puro putik na siya guys lahat. Yung mga memory. So, ang problem kasi, sa pag ang putik ay putik na, hindi yan nadadala ng ultrasonic cleaning ng basta-basta. Kasi bulos na yung nasa ilalim eh. Ayan o. Oh. Halos lahat na guys nga eh. Mukha ng kaawa-awa ito. Putik na siya eh. Kaya hindi ka takatakang masira yung memory. Ano bang zero? Tindi ng sinapit na ito. Alam kung AMD ito guys. Maniwala kayo kung AMD ito. Sira na to. Sira yung GPU chip nito. Kung AMD. Ayan. So, ang gagawin ko dito, guys, ibababad ko sa... Ibababad muna natin ng matagal-tagal. So, bibili lang ako ng monitor kasi kailangan ako ng monitor. Ibabad ko muna to. So, ipopost ko lang yung video. Then, resume tayo mamaya. Okay? Or bukas kung hindi umabot. Ayan. So, matindi yung putik, guys. Yung sabihin ko sa inyo, yung putik ng memory. Super, super talaga yung mga balls niya. Ayan, puro putik na. Eh, delikado na yun. Ano-nene. Para na shorted yan eh. Kasi yung lupa. Yung lupa kasi, pag nabasa siya, yun, kumakapit siya sa ano. Ayun, nagiging ano siya. Nagiging tawag dito, nagkakaroon siya ng short circuit. Ayan, so babad muna natin siya. Para malinis. Okay? So, hanggang dito muna, guys. So, re-continue natin later. And, guys, so, ito na. Updates na dun sa ating nire-repair na SOTAK 1080. So, iba lang yung title natin kasi may nire-repair tayong isa. But, ito yung SOTAK na 1080 11GB. So,
Ipapakita ko lang sa inyo. So wala tayong pinapalitang piyesa, no? In ultrasonic natin cleaning kanina. So titingnan natin para makita lang nyo kung may display ba siya o wala after ultrasonic cleaning. Okay, na-setup na siya, guys. Ayan. So kasi may error, ano siya, black screen doon sa isa. So gamit pa rin natin yung isang, ano, dati pa rin. So black screen doon sa una nating testing. Then is testing natin. So may damage yung bank B0. Okay? So titingnan natin, di ba, walang display kanina, black screen, no? So titingnan natin kung magdi-display po siya. Ano po? After ultrasonic cleaning. Okay? So try natin. So let's power on para makita nyo lang kung anong effect. Okay? Let's power on. Tapos let's check kung magdi-display o hindi. Yan. Oh, so may display. Oh, ibig sabihin, so the problem is solved. So ganun ba? Solved na agad? So hindi ba natin babasahin yung memory? So yun ang tanong. Babasahin ba natin yung memory o hindi? What did you think? Oh. Ibig sabihin, black screen kanina, so talagang issue lang talaga yung iniwan ng unang technician, yung unang nag-repair. So talagang ano, yan ang mahirap kapag ang technician ay hindi quality yung mag-repair. So, iniwanan niya ng puro dust. So, yun yung nagiging epekto po. Black screen. So, nadadamage, nasisira. So, sa tingin nyo ba, guys, okay na yan? So, ang customer sabi, bago siya mag-no-display, so, nagka-crash under load, tapos, nagdo-display. So, anong issue? So, tingnan natin, guys. So, patayin muna natin, tapos ipakita ko sa inyo ang ating stress test, ang ating result ng ano? Okay, patay na siya. Ah, so, naka-turn off na yan. So, i-share ko yung screen, guys. Tapos, tingnan nyo yung difference nung dalawa. Okay? Nung ating memory reading nung una at tapos ngayon. So, para natin siya i-declara kung sira ba yung memory talaga o hindi. Okay? So, let's see. Ayan, guys. So, ito yung ating reading. Okay? So, ito yung ating bagong reading. As you can see, may display siya. Tapos, ang error natin ay 137. Ayan. So, yan yung ating error. Ibig sabihin, between at 25,000 ano do? To 255,000 na error ay naging 137. So, ayan guys, kung napapansin nyo, sa tingin nyo ba sira yung memory? So, yan yung ating aalamin at isosolve. Okay? So, dahil dun sa dust at dahil dun sa ano. So, ito kasi yung mahirap sa pag mga ganito na video card na iniwanan lang ng technician ng unang nag-repair ng maraming pluxes. Kasi tapos, so, tinesting, okay na. So, hindi ganun ho, guys. So, hindi ganun dapat. Dapat be a professional as a technician. Dapat pang nag-repair ka, malinis. Iwanan mo siya ng malinis. Gumagana siya, malinis. Yan. Kung ano, kung hindi nagana, okay lang iwanan mo na madumi talaga. Kasi sabi nga eh, minsan kasi at talagang ganun eh. Bakit mo pa siya pag-aaksaya ng oras kung hindi nabubuhay? So, ang problem nito, guys, according doon sa customer, ayun, gumagana naman daw yan before hanggang sa nagdo-display. Ibig sabihin, galing siya sa technician, pinagawa, at okay naman. Ngayon lang daw kasi ako nakilala ng technician. Yun ang sabi niya, before. Actually, nagpagawa na siya sa akin, 1080 Ti 11GB din, pero hindi gano yung version. So, yung pan naman niya, iba. Yan. So, ito yung na-repair natin na sumunod. 11GB din, iba lang yung version. So, iba, marami kasing version eh. Kasi itong version nito, ganito lang kalaki, mapansin nyo. Tapos, yung memory niya, yung ano lang, DDR5X. Yung isa ko yatang ni-repair, DDR5X din yata, pero yung pan niya, iba. Ayan. Ito kasi ang pan niya. Maliit lang. Yung isang ni-repair ko, yung malaking pan. Amp hulo yata siya. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi ito yung isang not amp hulo. Okay? So, may difference yan sa by version. So, hindi kanya pati na 1080. Ay, same lang. So, magkaiba po yan. So, ngayon. Yan. Base sa nakita ninyo. So, nagkaroon tayo ng display after ultrasonic cleaning. Wala tayong pinapalitang piyesa. So, hindi pa ngayon doon natatapos. Kasi yung may error tayo na nakuha na 1.895 na 1.37 ang totoo niyan, kailangan nating burahin yung error. Kailangan kasi walang error.
Yan. So, pwede naman niya gamitin, guys, ng ganyan. Walang nagagastos. Pwede yun. Huwag nakapakalamat, nagre-record si daddy. Yan. Yan. So, pwede naman yung ganon. Kaya lang, so, kailangan natin pagganahin. Kasi ang mahirap pa nga, guys, ang kalagayan nitong video card na ito. Alam niyo bakit? Kung tutuusin, ito ay i-re-reboll lahat. I-re-reboll. Ay, napakarami nito, guys. Para ka nang bumili ng bago pag magre-reboll. Kung personal computer ito ay personal video card, pwede naman. Halimbawa, sa akin, at sa technician, pwede ko i-reboll. Pero, may bayad kasi sa akin, guys, yung rebooling lahat yan. Eh, kung 11 pieces yan, kung itatimes mo na lang yan na 300 per pieces, kasi i-reboll, guys. Aray ko. Daddy, pwede maglaro ng computer? No, wala pang mapaglalaro. Kasi, guys, eto kasi, pag nirebol mo, nilalagyan kasi yan ng bowl. Yung mga bowls, guys, binibili yun. Hindi siya mumurahin. Kaya, eto guys, oh, magkano ang halaga ng isa nito, guys? Hindi siya pipitsugi na sasabihin mong rebol lang. Hindi ganun. So, nagkakamali kayo sa ano. Mahal ito, guys. So, bago mo ito mabili, nasa, alam ko, nasa kulang-kulang 4,000 ang bili ko dito. Yan, guys. Na para, marami yan, guys. Yan ay pinasadya na branded yan, guys, na talagang inoordinan na ganito lang yung kanilang tinitenda. So, hindi yan yung mumurahin, guys, na nabibili lang sa basta-basta. So, dapat, alam mo, yung sukat, yung init, yung temperature. Kasi, kompleto, guys, ito sa, per, ano, sa information. Cushion, IC, ESD, ganyan, etc. Yan. Kompleto siya. Yung parang manufactured by professionals. Yung, alam mo, may lot number, may ano, kompleto. May PPM, ganyan, etc., etc. Quantity, dated for, ano. Kasi itong guys, ganito, may mga expiration din. Yeah, so, depende kung ano, kung validity. Kasi ang nakalagay dito, guys, ay validity niya is 1 year. Oh, nakikita nyo. Hindi siya pipitsugin. Kaya, guys, pag nagde-declared ako, may rebooling talaga. Kasi may marami itong bowl sa ilalim. Ito, oh. Oh, bakit ba siya may price? Hindi ba kasama na sa labor? Hindi. So, sa iba kasi, ganun. Ano nila yun eh? Marketing strategy nila yun eh. Pero, dapat hindi kasi lugi. Kung halimbawa, in my side, as a professional, bakit ka magpapakalugi? Dahil lang sa walang-walang customer? Yung kasi ginagawa ng mga walang-walang customer. Ako kasi, marami ako customer. So, be a professional. Yan. Kaya nga huling bagsakan tayo ng mga video card eh. Yun nga, kaya nga pinapagawa nila sa mga Nupix Newpay eh. Sa akin, may bayad eh. Yun ang reason. Ito guys, mahal ito guys, hindi yan mamurahin. Kaya, be a professional as a technician. Kapag nag-repair sila, dapat napagana nila na pa-display, malinis. Gaya nito guys, na ultrasonic cleaning ko na siya, malinis na siya. Oh. Pero hindi pa dun tapos guys. Etong ilalim ng GPU chip at memory chip ay hindi pa yan malilinis ng ultrasonic ng basta-basta. Hindi guys. Hindi yan kaya. Maaling yung labas niyan, yun lang malilinis. Kasi super dumi nito kanina eh. Talaga namang, eto mapapansin nyo nga eh. Walang display kanina. Kin ultrasonic lang yung nagka-display. Ibig sabihin, mayroon lang nagkakaroon ng shorts. Kita nyo na, in-spec ko kanina, yung mga resistor, talagang yung putik na lupa with plaques at dust. Delikado yun. Shorted pa rin yan kasi dust yun eh. Lupa yun. Lahat ng ground sa lupa is shorted. Kasi hindi naman, kahit sabihin mong hindi yan liquid, ano yan eh, ang lupa kasi may part siya ng, kung saan, kung pag-aaralan mo siya, di ba yung kidlat, pag na may nakashort ka sa lupa, yun sa earth, na kaya nga earth na tinatawag eh, pag yung kuryente o kidlat, pag tumama sa metal na nakatugsok sa lupa, bumabalik lang sa lupa, parang pinaka-ground. Ganon siya guys, yung lupa is pinaka-ground. Okay? Kaya yan, yan, kaya mapansin nyo, may error pa din tayo sa uli. Ibig sabihin, may dumi pa rin niya. So, try natin physical inspection ng memory. Para natin ma-identify kung may mga dumi pa. Hindi yan mawawala ng dumi, guys. Kasi ilalim yan eh. Bulls yan eh. Ayan. So, ayan. As you can see, naku, huwag ka malikot. Ayan. So, medyo malinis na siya, guys. So, medyo mayroon pa rin siya mga counting dust. Oh, hindi, nak. Huwag naman gulo. Ay, hindi, may ginagawa si daddy. Yeah, so makikita nyo, ano yan eh, yung kasi guys na plaques, hindi na matatanggal yon. Talagang matatanggal lang yan pag nirebull mo yan. Kahit anong gawin natin, siguro mga 100 cleaning, ay malit tatanggal na natin yung plaques.
Pero pag mga gantong itsura yun kasi guys, hindi yan matatanggal na basta-basta. Yan, ang natanggal lang natin dyan ay yung plaques sa outside at tapos yung dust na mayroong nakadikit sa plaques. Yung outside lang, pero yung inner hindi natin matatanggal. Ganyan talaga pag ano. Yan. So as you can see, makikita nyo, malinis na yung labas. Yan. Nakwag ka, ano? Doon ka muna. Doon ka muna. Kagalita. Diyan ka muna sa ano. Ayan. So, hindi natin siya, ano, yung pinakailalim, either ang pinakalast option lang yan, i-rebol. I-rebol lahat. Pero, yung ano naman guys, yung pinakalupa naman na dumikit dun sa tinatawag dito. Wait lang. Baligtarin ko lang yung ultrasonic cleaning natin. Kasi mainit na yung tubig. Maghapon na tayo nag-ultrasonic cleaning. Hindi na. Oops. Wag na. Mamaya na pagkatapos ng video natin. Ay, hirap talaga na may malikot. Na bata. Batang malikot. So ayan, as you can see, nakikita nyo, medyo malinis naman na siya yung mga labas. Pero may nakikita pa guys ako dito, nakakaunting alikabok. Siguro pa siya hindi yan mawawalan sa ilalim. Kasi plaques yun eh. Lahat ng gabok, dumadaan niya sa lahat ng butas. So ngayon, ito yung damage natin. So ang possible na magagawa lang natin dito. Nakwag ka malikot, please. Mamaya na, tatapusin ko naka-record si daddy. Ayan. So, ang pinaka-last option natin dito, guys. So, yung mga resistor, okay pa naman eh. Maputi siya. Oh, kasi, kita nyo, nalinis siya eh. Ayan. Ang pinaka-last na lang natin dito ay susubukan natin siyang i-reflow. Pag na-reflow kasi natin na wala yung error, pasado pa rin siya kahit ano. At least yung ball sa ilalim. Ano yung nalaglag? Ayan. So, ano siya? Pag na-reflow natin to, subukan natin siyang i-reflow kasi malapit sa mga capacitor, lulubo siya. Yan. Kapag na ano natin, kasi ano eh, medyo hindi siya kaya ng ultrasonic cleaning. Talagang hindi kaya ng tudo-tudo. Mayroon na kasing nasa ilalim. So, subukan natin ano, baka kasi may nag-crack din sa kanya. Or, may yung parang ano, kasi guys, pag na-reflow natin yan, yung mga balls niyan, bibilog sa ilalim. Yung mga dust na nasa tabihan, para siyang ano, hindi siya magdidikit-dikit. Ganun siya eh. Kung parang ano eh, alam nyo yun guys, kasi pag may plaque siya, at malambot, yan, tapos i-blower mo siya. Yun yung isang sikreto. Ang plaques kasi pag mainit, i-blower mo lang siya. Lalabas siya dun sa butas. Ganun lang ang sikreto dun. So, yun ay isa palagi kong ginagawa kapag nagre-reflow at may mga dust yung ating memory. So, i-reflow ko lang yan guys. Siyempre, para hindi kagaya nga sinong ginawa nung unang technician. Hindi kasi ganun yung sikreto. May mga secret guys. Maraming sikreto sa pagre-repair. So, halos million-milyong sikreto yan. Hindi yan basta-basta ano lang. Be a professional pag nag-repair. So, ang sikreto dyan guys, ano ba? I-reflow natin to. I-blower natin yan. Kasi habang mainit pa siya, kasi ang plaques habang hindi natigas yan, habang mainit, malambot yan. Pag binulower mo yan, ginagawa dyan, binublower ko dyan eh. Tapos binabasa, tapos binublower. Nalilinis yan guys. Kasi huling titigas ang plaques, mas maunang tumigas ang balls, ang solder, pag yan ay wala ng exact temperature na requirement niya para sa paglambot. Yan. So, ganun lang yun guys. So, ang gagawin natin dito, medyo malaki kasi ito. Ay, ang gagawin ko dito, isasalang ko siya sa may preheater na machine dun. So, ayan na. So, andyan na yung tinatawag na hindi, pag nagre-revol o reflow ay hindi gumagamit ng mga mumurahing ano kaya, basta revol, gumagamit tayo ng mataas na wattage, mataas na kuryente. So, malaki yung bill natin sa kuryente pag ganyan. Kagaya niya, may preheater ako. So, ang mga purpose kasi niyan, para mabilis siya matanggal, kailangan mo ng eksaktong temperature. Sa ilalim, para sa PCB, and then sa ibabaw, para sa ano. So, yun siya. Kaya, so, sa mga nag-question, kasi may marami nag-question natin eh.
Marami kasi nagko-question sa atin about sa... Nak, mamaya na, nak. Ako may ginagawa, nagwo-work pa si daddy. Ayan, so marami kasi nagko-question eh regarding sa mga... ganong mga services. Pero hindi kasi nila naintindihan yun. Sana maintindihan nila na ganon. Ayan, kasi pag ako, pinapaunawa ko talaga sa kusama, sinasabihan ko talaga sila eh. Ipagawa nyo na lang ho sa iba kasi sa akin ho, may bayad talaga. Ano po kasi, yung bulls po, binibili po natin, binibili ko po siya, ganyan ang halaga. Sinasabi ko talaga sa kanila, talagang ano man, kasi pinipilit pa rin nila yung gusto nila. Yan, basta yun, maraming ano eh, maraming kasi mga sinasabi mga ibang clients natin, hindi nila naintindihan minsan yun. Kaya, ayun, sa iba na lang po kayong pag-a. Talagang ako hindi ako naghahanap ng customer na sakit ng ulo. Yan, kaya sa iba na lang, pinuprovard ko sa iba. Tinataboy ko. Kasi, ganun talaga buhay. Dapat kasi, hindi tayo aragabyado sa services. Kailangan kasi maging malaya yung services natin. Yung bang service natin is pulido, quality. Yun. Kasi, pag may quality, ibig sabihin malinis, kaya maganda yung servisyo. Kumpara dun sa naunang nag-repair nito, iniwanan ng mga plaques. Kasi, ang singil niya, mura lang. Ganun siya eh, minsan. So, yan. Dami ko nang sinabi. So, ayan. So, ang gagawin ko dyan, hindi ko nabibidyohan ito, guys. Sasalang natin siya machine. Tapos, isushow ko na lang sa inyo yung stress memory reading sa susunod. Yan. Pero, ano na, guys. Alas 6 na. So, buka, sa Lunes na to. Bukas sa Linggo, close tayo. Yan. Baka Lunes na. May isasalang. So, ang gagawin ko dyan, guys. Sinabi ko na. Re-reflow ko lang yan. Hindi na natin muna re-revolve. Ayan. Kasi, ganun lang sikreto. Tapos, palalabasin natin yung mga dust sa ilalim kasama ng plaques. Babasahin natin ng liquid cleaner. Ayan. Palalabasin yung blower natin. Yan. Pag nawala ng air, okay na yan. Good na yun, guys. Ganun lang gagawin ko dyan. Sikreto. Kailangan sikretong malupit din eh. Ayan. So, yan yung mga secret natin dito sa video card repair na hindi makukuha ng iba. Ayan. So, ayan, guys. So, saan ko na kayo update sa November 4 ngayon, November 5 bukas, November 6. Yan. Kasi out of time na tayo, so pagod na rin naman kasi ako. Dami ko nang na-repair. Dalawa na ito kasi guys eh, yung ni-repair natin, pares ito galing, puro galing sa technician. So nakakasawa na nga eh, nakakasawa mag-repair. Yan, so ito siya, puro galing sa technician, ayun nakasalang yung isa. Ultrasonic cleaner, yan. Ayan guys, so palit 1660, may vlog din yan. Ayan. Itong sotak na ito, na ganitong klase. May vlog din yan. So, yan yung mga repairs natin, guys, today, na puro mga galing sa technician. Matitindi ang tama nito. Ito, isa na to, guys. Alam ko, hindi kasama din sa video na to, pero may vlog din naman to. Matitindi rin ang tama nito. Simple lang issue nito. Nireflow yung GPU chip, nireflow yung memory ng naunang technician, tapos nagka-crash siya, underload. Ang main issue lang, simply, thermal pad wrong failure. So, failure sa thermal pad. Nakwagnak, nasisira yung nire-repair natin. Wala mo na ano eh. Ay, kailangan matulog. Matatapos na si daddy oh. Ayan, so, ang failure nito, thermal pad lang, oversize. Yun lang. Yun lang issue niya, simple. Pero, sabi ng technician, sira memory, sira GPU chip, nire-replow nga eh. So, hindi naman yun. Napaka-simple lang, di ba? Ng buhay. Minsan ay kailangan lang ay may knowledge. Sabi nga ni Kaer ni Baron ay may pag may knowledge, may power. Okay? Pag may power, tama, pag may knowledge, may power. Ayun sabi ni Kaer ni Baron. So ayan guys, ayan. So marami na tayong kwento. Haba na ng oras natin, pero kasama 'yan, kailangan natin kasi sabihin ang lahat para maunawaan ng kung sino man na makakapanood ng aking video na ito. Para hindi basta-basta pa-repair ng pa-repair kung kani-kanino lang, namumura, mura, no fix, no pay. So, hindi ganyan. Ako nga guys, eh, mapansin nyo, tagal-tagal ko nung nagre-repair ng video card, ang repair ko may bayad lahat. Yung mga no fix, no pay, bagsak pa rin sa akin. Kasi yun nga yun. Nakuwag! Ang kulit mo. Yeah, so guys, yan na muna at medyo makulit itong aking anak. At sobrang kulit, ako hindi makagayge. Okay, update ko kayo sa Lunes for this, tawag dito, for after reflow. Okay, hindi ko na isasama sa video yon, pero yun lang gagawin natin dun, guys. So, alam naman yan ang customer. Okay, so update ko kayo on Monday.
So, ito yung ating, ano, continuation. Bali, ni-remove ko na siya, guys. Tinanggal ko na. Kasi ni-replow ko siya. Nag-black screen uli po siya. So, nung ni-remove natin. Nung ni-replow ko siya. So, madumi po talaga yung ilalim. As you can see, ayan, no. So, far dumi niya talaga. Sinubukan ko na siyang i-replow. Balik ulit siya sa black screen. Ayan. So, yun yun ang issue. So, kung mapapansin natin dito, yung kanyang eto, mga solder ball niya, mga crack na. Ito. Ito yung joints na to. Ito. 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 So, kasi tapos may putik din po siya. Ayan. Nasa na yan. Ayan. As you can see, ayan o. May lupa-lupa siya. Ayan. Marami siyang cracks. Ito. Hindi na siya kayang dumikit dun sa pinaka ano natin. Ito. Ayan. As you can see. So, subukan natin siyang i-revol para makatipid-tipid. Pero, dapat papalitan na yan. Kasi, masyadong matrabaho kung talagang sira. So, may pamalit naman ako dito, guys. So, papalitan ko na siya. Possible kasi, sira din siya. Ganyan. Papalitan na lang natin siya. Sa mas, ano kasi yun. Nagsubok na rin kasi ako nito. Based sa mga repair ko. Bumabalik siya sa dati. So, kailangan talaga siyang palitan. Yan. Ang nangyayari kasi, sayang yung oras nung customer. At saka, yung gastos. Yung gastos niya sa pamasahe. Yan. So, ang nangyayari kasi before ganun eh. Inuwi. So, customer, tinanong ko option. Arable po natin para makaminos. Kaya lang, puro back job naman, guys. Bumabalik siya, bumabalik yung dating problema. So, kahit arable siya. So, ang the best option ay replace po. Ayan. So, re-replace na lang po natin siya. Ayan, maraming lupa sa ilalim. Kaya, re-replace na lang natin to. Para wala nang back job. Ang hirap kasi pagpabalik-balik. Sa side natin, medyo oras ang mauubos. Then, sa customer, pamasahin nila yung gastos. Yan. Kaya, ang ginagawa ko guys sa mga ganito ay talagang pinapalitan natin. Para both sides, hindi masayangan ang oras at panahon. Yan. Mas the best kasi yun. Kahit sa ibang shop, sa mga papansin nyo sa mga English channel na YouTube. So, pinapalitan talaga nila. Yun nga rin isang nagiging issue ay back job. Ayan. So, papalitan na natin yan. Bali, missing parts din ito. Dalawa. So, yung nandito. Ayan. So, hindi naman yan makaka-pick guys kung missing siya. Ang mababawasan lang yan yung core sa asya lang dun sa halimbawa dito sa dalawa na to. So, waiting pa yan for approval ng may-ari. Unahin natin muna itong issue. Kasi pag hindi nasolve itong issue, ay wala. Hindi. Opo. Good job. Yan. So, ang gagawin natin, ay papalitan na natin. Kasi nag-black screen siya guys. Nung nireplow ko. Tapos balik na naman yung error. So pag ganun kasi, mahirap. Pabalik-balik lang. So, ganun ang mangyayari nun. Kaya, huwag na natin anahin yung pagiging matipid kung sakit naman sa ulo. So, palit na agad. Shh.
Palitan ko na siya ng memory. Medyo matrabaho lang. Pero ganun talaga. Lagyan natin ng low melt solder. Palitan na lang natin siya. Tapos, meron ako dito eh. Yan. So, ready na to replace. Nung ano na yan. Okay. Bakit ito ay may mga plaques? Ay may ano? Napadikit sa thermal paste. Pasaway. Padikit sa thermal paste.
Pangit din. Ito na lang. Linisin lang natin. Tapos yan, okay na yan guys. Sasalang na natin. Tapos, lagyan natin ng kunting flux. Almost. Salang na natin. So, ang pin 1 ay dun. So, yun ang pin 1. Yan. Okay. Ayan. So, okay na yan. Ayan. So, salang natin. Sa machine. Okay. So, update ko kayo a few minutes. Ayan guys, hello, ito na yung update sa ating nire-repair na video card. Ayan, so yung dalawang pyesa dito guys. Ayan. Tsaka yung driver IC na palitan na natin. So nilagyan ko na yung missing parts. So yung missing parts na yung hindi binalik ng technician na naunang nag-repair. Ayan, tapos ito, pinalitan na natin yung memory na isa na to. So yung pinakita ko sa inyo kanina. So ito yung pinagpalitan. Ayan. So, okay na. So, may display na siya guys. Normal na yung display niya. Ayan. So, medyo may ano lang to. Medyo may color-color. Pero sa ano lang yan. Doon lang yan sa yung pandikit kasi na ano. Yung nilagay natin na ganito. Ayan. Ayan. Kaya nag-umana yung kulay. Pero hindi yan problema. So, wala na yung flux na ultrasonic 2 pieces. Dalang beses natin siya yung ultrasonic cleaning. Para madubol-dubol. Ayan. As you can see. Pulido na yan. Kompleto na. So, yung mga missing parts, saka yung mga plaques nung unang nag-repair na technician. So, nabura na natin. So, okay na. Balik na ulit yan sa dati. So, okay na siya guys. Ito na yung stress test. So, pakita ko sa inyo yung stress test para walang fail. Okay? Para makita nyo na good siya. Na working. Okay? Power on natin siya. Power on. So, yan. So, as you can see, may display na siya. Ayan. Pakita natin yung stress test na pass po siya. Ayan. So, nakahiwit lang yung ating camera kasi ayan, wala tayo pang camera. Ayan. Yung memory testing, ayan, makita nyo na pass na po siya. Wala nang problema yung memory. Pinalitan na po natin siya kasi may error pa rin siya. Nagbo-black screen kasi yung isang memory. So, pinalitan na po natin. Ayan. Yun na talaga ang kailangan. So, replace talaga siya. Waiting nyo lang yung reading niya. Ayan. So, okay na yun guys. Working fine yan. So, stress test na lang po natin. So, lalagyan ko na lang ng thermal pad. Ayan. Kasi mali din yung ginamit na thermal pad dito. Ayan. So, check nyo lang guys. So, ito yon. Yung thermal pad ay papalitan na rin.
So, ayan. As you can see, pass. O, kulay green. Basta kulay green, pass yan. Ayan. Ang hindi pass, yung kulay pula. Field na kalagay. Ayan, okay na. So, nalagyan ko na lang siya ng thermal pad, guys. Ayan, medyo mahaba yung video nito kasi, ano eh, nag-revolve tayo ng memory. Ayan, to, thermal pad na lang yung kasunod. Okay? So, approve na ito ng may-ari. So, ready to go na to. Okay, update ko na lang kayo, guys, for a stress test this video. So, nakabad ako ngayon, guys. Ang init. Wala tayong aircon dito eh. Hangin lang. Ayan, so, update ko kayo for a stress test for this GPU. Okay? And guys, ito na yung updates natin sa video card na nating nire-repair. Ayan. So, running na siya ng stress test. Diba? Ayan. Ayan. So, okay na siya. It's perfectly working. Ayan guys, so running siya stress test. This is 26 minutes. Magkakalating oras na po. 26 minutes. So, pantay na pantay lang yung temperature niya. So, temperature nga guys, GPU temperature is 76 degrees Celsius. Ang memory clock, ang GPU clock is 1270, tumataas, mababa, ganyan. So, memory clock is 13 something. Mababa lang yung clock nito guys, sa GPU clock, pero 11 GB siya. So, palibasa, lumana yung GPU chip niya. Kaya medyo, ano, kaya medyo mababa yung clock. Kumpara doon sa mga latest version na kahit, ano lang siya, 1660, mas mataas yung clock. Yan, yung panning speed niya guys, is 63% lang siya. Do. So, yan. 100% ang GPU late. So, yung re-repair natin guys na ito ay 1080 Ti na SOTAC. Yan. 11 GB DDR5X ang micro ng memory. Yan. 352 bits. So, kung supported naman na niya lahat, pero mababa lang yung ano niya. Yung clock. Boost clock niya is nasa 1620 lang eh. So, mababa lang. Okay na guys. It's working fine. Temperature niya sakto-sakto. Akala ko hindi na madadali itong video card na to. Pero nadali pa rin natin. Kasi no display siya. Tapos, yun. Pero inayos ko lang pala yung pagkaka-reflow lang natin. Pagkakalapat ng ating mga balls sa memory. Ay, hindi maayos. So, yun. So far naman. Ayan, as you can see. Working na po siya gumagana ng maayos. Ayan. So far. Ayan. Kahit galing sa technician, guys. Nadali pa rin natin yung video card na yan. Success pa rin. Hirap na hirap ako dyan guys. So kaya na yung mga, ang dami nyo guys, sira. Ang dami pahabol na sira. Yan, ang dami nyo mga sira guys. So sira yung memory, tapos missing yung dalawang pyesa. Yan, puro flux pa yan. Galing sa repair history ng una daw technician. Tapos yung driver MOSFET pa sa likod guys, ng kanyang ano, ay putok din. So hindi ko napansin. Tapos tinignan ko, parang may nag-spark, something like that. Nung tingnan ko guys, yung kanyang MOSFET na ano, nakangat pala, kamuti na yan. Nasa na yun? Dumikit na yata. Maliit lang siya na MOSFET, ano siya? 11 volts to 11 volts sa conversion. Siya yung Y 10 volts na something gates. Ayan. Nawala na yung piyesa eh. Crack siya guys. Nawala na. Ayan. So, daming palang problema niyang video card na yan. Kala ko nga hindi na madadali. Medyo malaki-laki yung nagastos ng customer dyan, pero approved naman yan guys nung may-ari. Kung magkano yung magagastos. So, na-approve naman niya. Sabi niya, okay sir, walang problema. So, sabi kasi nung may-ari, yun nga. Dati kasi hindi naman ako kilala nung may-ari. Bali, nagpagawa na siya akin siya na 1080 Ti din na SOTAC din, ganyan. Pero ibang version, yung amp holo siya, 11 GB din. Ayan. Eh, hindi pa naman daw niya ako kilala. Yan, may galing na rin pala sa repair technician, sa iba. Ayun palang ginawa ay hindi niya ata mapagana yung ano guys, yung mga MOSFET na pumuputok. So, hindi niya na nilagyan. Tapos yun, napagana naman siguro. Kaya lang, ayan. So, ganyan ang issue. May problema. Super dash yan guys. Super, super dash ang naging issue. Ayan, so far, so good. So, next work natin to. Ito naman, motherboard. AM4 siya. So, yan yung aking next work. So far, so good. Ayan. So, success guys yung ating repair. At medyo mahaba-haba yung video natin, at least may bunga ang paghihirap. Kasi medyo mahirap lang pag ganyan, mga memory ang problem. Halos ubos yung aking maghapon. Kasi revolve, tapos ano pa, ilang beses ko yan ilang ultrasonic cleaner guys. Dalawang beses ko siyang na ultrasonic cleaner kasi nga super dust na kata, super dumi.
Ayan, bago ko siya masyado nalinis. Ayan. So far, so good na. Okay na siya, guys. It's perfectly working. Okay? So, hanggang dito na lang, guys, yung ating video dun sa repair natin na yun na SOTAC 1080 11GB. Ayan, DDR5X ang memory. Ayan, para inviting sa lahat ng mga nanonood, nakapanood ng video na ito, please subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and pakishare na din po. Yes? Bye! Ayan, guys, bye na daw. Okay, so see you on the next repair. Bye for now.